Okay guys, magbabahagi ulit tayo ng mga coins na sinel ng ating mga viewers sa ating page, no, yung Calimay Online Facebook page. At syempre gusto ko lang ulit kayong pasalamatan, no, sa patuloy na pagsuporta at pag-share ng inyong mga coins para meron po tayong maiko-content at tuloy-tuloy ang ating paglilibang sa pagkukolekta ng mga coins. Ayan, at huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe dito sa ating Mumunting channel na ngayon, ano. At sana maabot natin kung ano yung abot nung isa, yung nahack na ating account. At pag-subscribe nyo, i-on ang bell para updated kayo. Ang unang barya kay Ponciano Gomez. Ito po yung kanyang coin. Sabi niya, ano daw ito eh? Magnetic. At mayroon na rin tayong pinakita na kagaya nito. Yung isa naman ay halos silver ang kulay ng 10 piso na yon. At ito naman din kay Ponciano ay ganun din. So, at kung titignan nyo itong mga lumalabas na ganitong mga magnetic, parang nasisira agad eh. No? Hindi pulido yung mga pagkakagagawa nito. Kaya para sa akin, ito yung mga magnetic coin na maaari nga. Sabihin ko lang na mga pick po yan. Kaya, pero kung nakako kayo ng ganyan, itabi nyo lang po. No? Tapos yung sumunod, hindi ko lang masabi yung pangalan niya kasi parang Arabic, no? Pero sabi niya, share lang itong kanyang mga coins. Salamat sa'yo, no? Ayan, so, mga mamera, ang daming mamera nito. At sa tingin ko, mukhang napag-ingatan ito. Kasi kung mapapansin ninyo, old coins, pero mukhang magaganda ang kondisyon. Ang masasabi ko lang, i-segregate nyo po, no? Bukod-bukurin nyo kasi baka yung mga magaganda ang kondisyon yan, mahahawa at baka mangitim. No? Tapos pansinin nyo din yung mga years niyan, check nyo sa end.mista.com. Baka meron po kayo dyan na mga years, na mga hard to find years. Meron po kasi mga hard to find years yan dito sa mga mamerang ganito, no? At baka mamaya meron nga dyan sa dami niyan eh. Maaari nga ilan dyan yung mga hard to find. May mga ganun po kasi yan. So ibukod-bukod din nyo yung mga years niya, yung halimbawa 5 cents, pagsamasamahin nyo lahat ng 5 cents, yung mga 10 cents, diba? Ito kasi parang square eh. May nakita ko mga square dito. Maaaring ito yung mga lapu-lapu na 5 centimos yun, diba? Ayan. Tapos kapag naibukod-bukod mo na po, pwede mo po ulit ipadala or i-share sa ating page para makilatis natin ang iyong mga old coins. Sumunod kay Gino Castillo Javier. Share ko lang ulit, idol, itong bagong hand ko. God bless. Salamat sa iyo, no. Kita ko agad na itong 5 piso mo ay doubling, no. Mechanical doubling kasi dito makikita mo sa 5 piso ay may parang dumoble na parang guhit siya. So, itong 5 piso mo ay very common lang naman. Ang dapat nating hanapin ng mga doubling ay yung double die talaga. Yung, literal na alimbawa yung 5, yung number 5 na yan ay yung naging dalawa siya, no. Katabi. Katabi niya na may isa pang number 5. Yun po yung mga rare. Ayan. Double die error po yun. Ito naman kay Ponciano Gomez ulit. Marami siyang pinakita rito mga barye. Yung senior lang niya. Ang dami niyang mga, ito mga 5 centimos yan. Yung may butas. Saka 10 centimos. Marami siya rito. Mukhang nangingilati siya dito. Ayan. At kapag napatod po ito at naibukod-bukod mo na itong mga barya mo, pwede ka ulit mag-share para makilatis natin ang iyong napakaraming mga barya. Next, kay Samson Lazaro. Ito yung kanyang mga 5 piso na coins, no. Mga error coins din ito. Ayan, talaga namang nahihilig yung ating mga viewers sa mga error coins. At kung mapapansin nyo yung mga 5 piso niya, no. Ayan, may mga damage. At ito kasi mga gantong mga error coins eh. Lamang yung parang human, ano to, yung man-made error, no. Kasi na mapapansin nyo may mga natupi dyan at merong may mga tama, may mga gasgas. Ang nakikita ko lang na legit error dyan ay itong isang ito. Ayan, yung parang halos di mo na makita yung portrait dito sa kanyang ubers, no. At pero siyang bilog, pabilog sa kanyang gitna na parang naging inner circle ang tawag po dito sa error na ito. Ito po yung mga die cap error. Hindi ako nagkakamali, ano. At itong nasa baba niya, no, yung parang itim na yan. Walang po yan. Hindi po error yan.
At itong nasa pinakaibaba na to, makikita niyo, may aro na yan. 50-50 ako dyan eh. So maganda yung mapiktura ng malapitan. So yan po, sumunod kay Samson Lazaro. Sir, magandang hapon po. I-share ko lang itong mga semi-hard to find coins. Kung mga naipon, salamat. Ayan, salamat sa pag-share mo. At mukhang madami ka nang naipon. Hindi ko lang makita yung mga years, no? Mas maganda sana kung nabanggit mo kung anong mga NGC ito eh. Kitang-kita naman natin. So, congrats sa iyong mga koleksyon. Ito, mga 5 piso. At sa tingin ko, parang mga... Ito yung mga round 5 piso na parang mga prost pa eh, no? So, yung mga prosted na sa 5 piso NGC na round. Yun po ang mababa mintage, yung mga prosted. Ayan. So, ito, mayroon pa siyang mga coins dito, no? Hindi lang natin nga masabi kung anong year yan. At mas maganda, no, kung nabanggit mo sa caption para at least, kasi baka mayroong magkagusto, di ba? Sa dami niyan, baka may gustong bumili ng mga coins mo. At mayroon ka ding mga 10 piso dito, NGC. Ayan. Kita nyo naman, no, sa 10 piso NGC 2017, yun ay yung medyo mahirap nang hanapin. So, salamat sa iyo, Samson Lazaro, at dun sa mga nauna nag-share ng inyong mga coins, salamat. At dun po sa mga gusto rin mag-share, abay, mag-share na kayo. At yung ating main topic, no? At magpasalamat din ito, sabi ni Gino Castillo Javier, welcome back, idol. Salamat sa iyo, Gino Castillo Javier. So, pag-welcome back, no? At kahit medyo maliit lang tayo ngayon, sa tulong nyo, babalik tayo. At itong kay Roy Flores, share ko lang din itong bagong hunt with a video mas malaki. Kita nyo guys yung coin, no? 5 piso yan. Ayan yung nasa thumbnail natin na talagang halos di mo na makilala. Pero dahil nga doon na sa may naiwan pa, ayan yung part na yan, ano, babanaag mo na ito po ay 5 piso. So, legit na legit po ito. Sa unang tingin ko pa lang, kita nyo naman, no? Diba? Die adjustment strike, tapos misalign pa siya. Matindi ang pagkaka-error nitong coins mo. Salamat sa pag-share dito. At ngayon lang din ako nakakita ng Philippine coin na ganito ang pagka-error, yung level ang pagka-error niya. At alam nyo ba guys, sa ibang bansa, yung gantong mga error coins ay napakamamahal na po ng presyo. Umaabot po yan sa mga $100, $20, $50, $1,000. Depende, no? So, sa anong klaseng barya. Pero itong gantong pera sa atin, meron na rin pong value ito. Mabibili na ito kahit papano, no? At sa online, pwede mong ilisting ito kahit 5,000. Pwede po yan. So, yun ang content natin guys. Hanggang sa susunod. God bless po.